Hay nako, eto ah, panoorin nyo ito. Sabi ko nga eh, diniscuss kasi natin eh. May agam-agam si Pangulong Bongbong Marcos sa resolusyong inihain sa Senado na iakyat sa United Nations General Assembly ang umano'y pangaharas ng China. Ayon sa Pangulo, hindi siya sang-ayon na magbubunga ang resolusyong inihain ni Senadora Riza Ontiveros para kastiguhin ang China sa umano'y mga aksyon nito sa West Philippine Sea. Sinagot niya ng Pangulo sa pagbabalik niya mula state visit sa Malaysia kung saan aabot sa $285 million ang nalikop niyang... Eto, nakita niyo ito, di ba? So, yung isang araw, dinidiscuss natin ito na sinabi ni Ontiveros meron siyang resolution na dalhin ang ating hinaing sa UNGA, sa UNGA, di ba? At siyempre yung mga senador na galing-galingan second emotion kasi inaggaganon sila. Oh, Columbo, pa birthday ko po sa Banan Bay. Uy, salamat naman, ah, happy birthday di sa akin from a Leo fan here in Ireland. Oh, Leo pala, Leo tuloy. Leo, hope you have a good celebration. Stay logical, level-headed person po. Thank you very much. Maraming salamat. Arigato gozaimasu. Maraming salamat, Columbo. Anyway, ito nga eh, di ba? Alam mo, mayroong mga senador tayo na minsan talagang ano eh. Ewan ko ba kung ito ba eh, dahil kailangan nilang pumapel, maging cute, maging mukhang okay sa harap ng publiko. Di ba? Naalala niyo yun? Nung si Ontiveros, gumagawa siya niyan. Kung hindi nyo napanood, panoorin nyo ho nung Wednesday ata yun, nung ako'y tinapi ko yan. Tapos, buti na lang, si Cayetano, binara. Kasi ultimong yung Senate President natin, hindi ko alam kung bakit niya sinakyan yung si Ontiveros. Diba? Sinakyan niya si Ontiveros eh. Alam mo ito si kaya ayoko talaga ito si Subiri, medyo duda ako sa style nito. Napaka-politiko masyado. Sala sa init, sala sa lamig. Eh. Totoo ah, medyo he is friendly, pero minsan kasi by being friendly to everyone, nagiging trapo, nagiging politician na I really hope minsan iwas-iwasan natin kayong mga senador na maging politician, maging trapo. Hindi kayo binoto ng mamamayang Pilipino para maging trapo. Hindi kayo binoto ng Pilipino dahil paganong-ganon kayo, di ba? Sana po minsan ilagay niyo rin sa lugar yung ano niyo, paninindigan niyo, mag-research kayo. Kaya nga ito eh, ang ganda ng sinabi dito ni Cayetano, di ba? Sinabi niya, sandali. Una-una, is UNGA the right forum? Second, hindi naman tayo dapat ang mag-ano nito, hindi yung presidente. Isipin nyo yung mama, isipin nyo si Cayetano, tamang-tama siya doon. Even if, alam naman natin, dati nakadebate niya yan, si BBM. Pero sinasabi niya, let's respect the president. It's the president jurisdiction. Foreign policy, presidente, may ano niyan. Diba Ralph, Joseph Bihag, salamat po ah. Presidente, sinasabi niya, presidente, ano ba ang sinasabi ng presidente? Pangatlo, sinabi niya, alamin muna natin lahat. Kaya nga ang sinasuggest niya, kausapin muna yung mga ahensya ng gobyerno, tulad nila Secretary Laanyo, kung sino-sino pa, sinasabi niya, kausapin muna natin at alamin talaga natin kung tama ba at ano ba ang talagang nangyayari. Kasi para kayong lumulusob sa isang gera na hindi nyo naman alam kung ano talaga yung nangyayari. Bakit to? Again, ang presidente lang ang may alam ng lahat ng facts. Huwag ho natin kakalimutan po yun. Kahit nung panahon ni Pangulong Duterte, lagi ko sinasabi yan. Minsan, hindi ko maintindihan yung desisyon ng presidente noon. Minsan ha, totoo. Pero bakit? Kasi nga, minsan meron silang alam na hindi natin alam at hindi nila sinasabi in public. Sa akin, pagdating sa foreign policy, although I don't like yung pagsipsip ni Marcos
sa mga Amerikano, pero hindi dapat mangialam ang ibang department o sabihin na nating branch of government. Bakit to? Kasi hindi ho kumpleto ang alam ng Senado. Dahil ang lahat ng tumatanggap na ng alam mo yon, ng information pagdating sa foreign relation, it's DFA at the same time the president, di ba? So sana wag ho masyadong galing-galingan ng Senate. Kaya nga ako ito eh. Alam mo, kasunod ng paniniguro ng Pangulo sa SONA, inaayos na raw ng Health Department at Budget Department ang allowance para sa mga health worker na nagserbisyo ng may COVID restrictions. Ito, isa pa itong naiirita ako. Sabi nung, kasi ang SONA, para ulitin ko, ibig sabihin ng SONA, State of the Nation. Ibig sabihin, kalagayan ng ating bansa. Hindi yung sinabing Dream of the Nation address. O kaya Aspiration of the Nation address. Ang ibig sabihin po ng SONA, State, kalagayan ng Pilipinas. O ano sabi ni Marcos? O, babayaran na to, bayad na tong mga ano. Hindi eh, puro babayaran. O, walang nangyari. Hanggang ngayon, ito pa pala, pinag-aaralan pa pala ng DOH. Pero nakulangan pa rin ang ilang grupo sa usaping kalusugan. Nakatutok sila ay Alvin. Upang masuklian naman natin ang naging sakripisyo ng ating mga health workers, ipapamahagi na sa kanila. Kaya nga, ang dating talaga nito. Sorry to say, pero parang nangampanya lang si Marcos. Yan totoo. Parang nangampanya lang siya at hindi siya nag-sona. Sir, Mr. President, tapos na po kampanya natin, ha? Tapos na po. Ito na po yung achievement ninyo. Isang taon, wala kayong achievement. Talagang incomplete. Ang kanilang COVID health emergency allowance at iba pang mga nabimbing benepisyo. Umaasa ang ilang grupo ng health workers na tutuparin na ng gobyerno ang pangakong ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa State of the Nation address kahapon. Pero hindi raw natumbok ng Pangulo ang mga pangunahing problema ng healthcare workers na hanggat di raw nabibigyang solusyon ay patuloy na magtutulak sa healthcare workers palabas ng bansa. Yung pangunahin natin na panawagan talaga na solusyonan yung pagtaas dapat ang sahod na nakabubuhay. At the same time, yung malalang understaffing, yung kontraktualisasyon ng mga health workers. Sinabi man daw ng Pangulo na kabilang sa gagawing tugon sa kakulangan ng mga doktor at nurse ay paniniguro sa kanilang kapakanan. Wala namang concrete steps para solusyonan ang mga issues na to. Siguro, maganda kung nabanggit na kasama sa priority bills ang pag-legislate ng pagtaas ng sahod. At kahit nagtatayo ng dagdag na public health facilities, problema pa rin daw kung kulang naman ang health workers. Hindi fair at hindi na humane ang work conditions. How do you expect na may quality of healthcare? Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, nakikipag-usap na sila sa Department of Budget and Management. Ito, kita nyo. Nakikipag-usap na sila sa DBM. Ngayon pa lang pinag-uusapan. Nako naman. Para maisaayos ang pagkapalabas ng health emergency allowance at sa hinaing ng health workers sa SONA ng Pangulo. Hindi ko sinasabing walang ginagawa yung si Secretary, ha? Hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, Mr. President, hindi mo na dapat isinama sa SONA yan kasi hindi pa yan ang estado ng ating bayan. Kampanya yan, dapat. Dapat sa kampanya nyo sinabi yan. Ang problema yung sa kampanyang, alam nyo lang sabihin, pagkakaisa. Diba? It's hard to satisfy everyone. But I think if you look at it from a systems perspective, the president actually covered a lot of this. I think it's not time to be negative. Bagong Pilipinas, we're trying to go. No, sir. Mr. Secretary, we are not negative. Wag ganyan ang sagot. Ito
It's easy for you to say because you are having a salary. Yun ang totoo, sir. Sorry ha. Balita ako, magaling daw kayo. Pero it's easy for you to say na wag maging negative. Kasi maayos ang sahod ninyo. Pero sana doon sa mga health workers natin na hanggang ngayon, nag-aantay pa ng kanilang sahod na dagdag doon sa during pandemic, eh hindi ho yun isang bagay na negative. In the first place, kanila yun, sir. Pinagtrabauhan nila yun. Tapos sasabihin natin na negative? Huwag ganun. Develop and be positive. Matapos ang lifting ng public health emergency, magpapatuloy ang COVID surveillance at vaccination program ayon sa DOH. Kasi una-una, hindi naman no kami nag-report niyan. Eh. Ang nag-report niyan yung presidente nyo. Yung presidente nyo nagsabi niya na aayusin na. Tapos ngayon, tinatanong sa inyo ng mga medical worker, sir, paano na? Sabi na niya na aayusin na. Tapos sasabi nyo, wag niyang negative, wag naman kayo negative. Wag ganun, sir. Hindi, try nyo lang. Ako, secretary, try nyo lang. Huwag kayong sumahod. Ay, sa bagay, kahit hindi siya sumahod, kung may pera naman siya talaga, wala tayong magagawa. Hindi, try nyo lang. Huwag kayong sumahod until mabayaran yung mga health workers, yung mga kulang pa sa health workers. Challenge ko yun, sir. No. Kung talagang sincero kayo at para masabi nyo, bibilisan nyo talaga, huwag kayong sumahod until maibigay nyo sa mga health workers yung kulang. Oh, tingnan natin. Sige. Tapos sabihan nyo ako pagka huwag kami maging negative. Ang dali kasi magsalita eh. Hindi, alimbawa, kunwari lang ha. Alimbawa lang, oh. Yung talent ko. Alimbawa, talent ko, stop ko. Dumating na yung July 30. Oh. Sabihin, sir, sahod namin ha. Huwag kayong negative! O baka negative nyo naman, bibigyan naman kayo ng mga sahod. Kakausapin ko lang si Mocha. Pwede ko ba sabihin yun? Di ba hindi? Porkit may nasa iyo yung pera, sasabihin mo wag ka negative. Pera nila yun, sir. Sahod nila yun. Naturalmente, magtatanong sila, asa na yung sahod? Eh nangako na ako si Mocha. Sabi ni Mocha, sasahuran ko na kayo. Tapos biglang si Banat ba, hindi nagbibigay ng sahod. Tapos biglang tatanungin ng mga ano ko, mga empleyado ko, sir, asan na yung sahod? Huwag kayong negative! Gumubula, bibig. Di ba? Eh, kung sanang hindi na nga ako yung presidente, oh, di wala sana nagtanong. Inirekomenda ng World Health Organization. I would like to remind all of us, despite this announcement, the virus is here. It lives with us now. Comparatively, we can say that the management to control the COVID-19 in the Philippines is quite successful. Para sa Jay, sabi ni Garski, iprank ang Mocha Girls ng ganun. Alam mo, Garski, sorry. Sorry, July 26 pa lang, kahapon pa lang, July 25, may sahod na sila. Nagtaka nga sila, sir, bakit may sahod na kami, hindi pa tapos yung mga show natin sa mga susunod na araw? Mawawala ka na ba? Sabi sa akin, sira ulo yung mga yun eh. Ganun lang talaga ako, advance ako magpasahod. Ganun din naman, sasahuran ko rin naman kayo. Bibigyan nyo pa ako ng kasi Sunday eh, kahapon, sinahuran ko sila nung isang araw. Sunday, sinahuran ko na sila. Kasi kukulitin nila ako this week. Ma-stress lang ako. Sir, sahod namin. Lahat sila magagaganin. Makakukulit pa naman yan. Sir, sahod namin. Kaya sabi ko, ganun. Oh, sasahuran ko na kayo. Bago pa kayo mangulit. Hindi, walang biro. Sinauran ko na. Kaya, pasensya ka, Garski. Nauuna sila. Pwede nyo na silang hinga ng ano, balato. Hiring po kayo ng lalaki version.
Hindi, para ganun din naman yun. Sasahura mo rin naman eh. Baka ang naisip ko kasi, sabi ko talaga sa isip ko, ito secret lang. Huwag niyo sasabihin na sinabi ko sa inyo to. 3,000 lang naman kayo dyan eh. Sabi ko kasi, magbe-birthday ako eh. Baka mga gastos ko pa yan. Alam mo naman, pag-birthday mo, di ba? Parang gusto mo regaluhan yung sarili mo. Bilang mo ng helmet, bilang mo ng sapatos, bilang mo ng jacket. Baka maubos yung pera ko. Yan po talaga ang tunay na ano niyan. Kung bakit sinahura ko na. Kasi sabi ko, baka bago ko pa magamit ang pera ninyo, eh magbe-birthday na ako. Alam mo naman, pag-birthday ka, parang gusto mong mamili ng mamili. No, I deserve to have a gift to myself. Gift to myself. Hanggang naubos na pera mo. Kaya sabi ko, ibigay ko muna sahod ninyo para bago ko gastusin pambili ng akin, na ibigay ko na sa inyo, di ba? Baka mamaya biglang kamot ulo ko. Pasensya na, sir. Pasensya na, girls, ha. Nagamit ko yung mga pera nyo, eh. Diba? Tuloy, next. Balita. Tara. Para maaga nilang bilhin ng regalo. Uy, galing mo, Garski. Dapat pala yun, nabigay kong rason. Magkano helmet? Mga 35 to 50, ganun. Ha, ito ba?